Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang lantarang pakikialam ng mga United Nations experts o human rights advocates dito sa ating bansa. Dahil nanawagan na naman sila na dapat palabasin na si former Senator De Lima sa kulungan. So, klarong pakikialam. So, bago ko talakayin ang detalye niyan, ulitin ko yung panawagan, yung gustong magkaroon ng part-time job sa inyong tahanan. Basta college graduate kayo, may laptop at internet, ang edad nyo 50 years old pababa, i-text nyo ang aking anak, 0927-930-5257. Ang anak ko, Johnny Macanas Jr., nagtratrabaho sa isang multinational company based in London. Marami silang kailangan part-time employees, maganda po ang pasweldo. Okay, sa headlines ng Philippine Star, ito, UN experts urge release of De Lima anew, express grave disappointment over denied bail. Okay, mula nung nakulong ito si former Senator De Lima, ilang beses na yan, paulit-ulit ang panawagan ng taga-United Nations, mga human rights advocates, hindi lang UN, pati US, pati European Union, palaging nagdi-demand na dapat palayain si ex-Senator De Lima. Well, to me, ano na ito, klaro na isang form of ano, intervention sa ating internal affairs. I don't know, itong mga human rights advocates na ito, mga experts, kung naiintindihan ba nila ang essence ng democracy. Kasi ang kaso, nasa korte na, nasa judiciary. E ang judiciary, independent from the executive. Tatlong branches of government na co-equal. The fact na tinanggap ng korte yung kaso at nagdesisyon ang judge na meron ngang probable cause, kaya, ayun, naka-detain ang senadora. So itong last case ni Senador, ex-Senator De Lima, yung piyansa ang pinag-uusapan, eh ang judge nag-decide na hindi pwedeng magpiyansa dahil malakas ang witnesses, malakas ang ebidensya. Yun ang desisyon ng judge. So dahil sa desisyon ng judge na yan, yun na. Pumutok na naman ang botse nitong mga human rights experts sa United Nations at nananawagan sa Marcos administration na palayain si De Lima. Ito, basahin ko yung statement nila. We have long called for the immediate release of Leila De Lima. The expert said in a statement released last Friday. The decision to deny bail comes after more than 6 years of arbitrary detention. It is high time for the administration of President Marcos Jr. to close this case once and for all, provide compensation and other reparations, and investigate the circumstances that allowed this to happen in the first place. Sobrang nagmamarunong itong mga expert nito na ano? Kala mo kung sino silang magaling, wala silang tiwala sa ating judicial process. Yun ang ibig sabihin niya. Okay. So, pakinggan natin ang opinion ni Attorney Roque, isa sa mga nire-respetong abogado sa ating bansa. At sa programa niya sa SMNI, sabi niya, malakas ang ebidensya at hindi pwedeng pakialaman kahit sino pa mang mga expert na yan na nagdesisyon ang judge na hindi palabasin, eh hindi tala makalabas. Okay, panoorin natin si Attorney Roque. Nga po, ang UN
experts ay nagpahayag, nagbigay ng kanilang pahayag hinggil nga po dito kay dating Senator Laila De Lima. Sabi dito, attorney, gusto nila na payagan ng gobyerno natin dito na makapagpiyansa si Senator De Lima. Ano ang sabi mo? Nung naabsulto si Laila De Lima sa isang kaso, rinispeto natin yung desisyon niya ng hukuman. Kasi ang ating hukuman sa Pilipinas, independyente sa ehekutibo. Kaya napakita natin nung naabsulto siya sa isang kaso dahil bumaliktad itong si Ragos, na okay, we may disagree all we want, pero yan ang desisyon ng hukuman. Kahit kasi anong opinion ninyo, baliwala opinion ninyo pagdating sa kaso. Isa lang ang importanteng opinion sa pagdating sa kaso, ang opinion ng hukuman na nagdidesisyon. So, kahit ano pang sabihin nila na arbitrary detention, paano maging arbitrary detention yan? Eh merong kaso na nakabinbin sa hukuman. Ang arbitrary detention, kapag walang legal na basihan ang pagdidetena. Pero kapag ito ay merong linilitis na kaso, yan po ay pursuant to criminal laws dahil non-bailable. Now, hindi sila agree doon sa desisyon ng ibang hukuman naman na matibay ang ebidensya labang kay Laila De Lima. Well, you're entitled to your opinion. Pero ang importante lamang na desisyon, yung desisyon ng hukuman. At sinabi na ng hukom na malakas ang ebidensya at walang basihan yung ibang argumento na sinabi ni Laila De Lima kasama na yung humanitarian grounds kasi meron namang special detention facility itong si Laila De Lima, no? So, respetuhin po natin ang desisyon ng hukuman. Ang problema sa kampo ni Laila De Lima, pag pabor, wow, ang galing nun judge, independiente. Kapag hindi pabor, bias yung judge. Pwede ba yun na sasang-ayon ka lang sa desisyon ng hukuman kung pabor sa'yo? Tayo, ako, nag-disagree ako dun sa desisyon ng pag-aabsulto. Pero anong sinabi natin? Rinirespeto pa rin natin yung desisyon ng hukuman. But with all due respects, we disagree. Dahil yung pagbabaliktad ng mga testigo e covered by jurisprudence of the Supreme Court na nagsasabi na ang mga hukuman hindi dapat pinaniniwalaan yung mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Dahil they make a mockery of justice. Binababoy nila yung solemn na pagbibigay ng testimonya sa isang formal na hearing o paglilitis sa hukuman. At hindi dapat na yung paghanap sa katotohanan ay subject dun sa kapritsyo ng mga witnesses na magpapalit-palit ng kanilang mga bersyon. So, ang aking pakiusap, alam nyo, ang importante rito, yung tiwala ng mamamayan sa ating hukuman magbigay ng katarungan. Hindi po pwede na kapag hindi pabor ang desisyon, bias, kinakailangan mag-inhibit. Kapag hindi pabor. Kapag pabor, ang galing naman ang hukuman. May katarungan sa Pilipinas. Hindi po eh. Dahil anong pinag-uusapan? Anong pagkakaiba ng dalawang kaso? Yung kaso na naabsulto, bumaligtad ang Ragos. Yung kaso na ang sabi ng West, malakas ang ebidensya, walang testigo na Ragos. Yun ang malaking pagkakaiba niyan. At saka yung kasong ito, ito yung sabwatan para mga lakal ng pinagbabawal na droga. O ang sabi ng hukuman, matibay ang ebidensya, malakas ang ebidensya, at dahil malakas ang ebidensya, hindi siya magkakaroon ng karapatan na magpiansa. Dahil sa ang ayon sa saligang batas, ang karapatan magpiansa, yan ay karapatan, except maliban sa mga heinous crimes kung saan matibay ang ebidensya laban sa akusado. E nagkaroon ng preliminary finding ang hukuman na matibay nga ang kanyang ang ebidensya laban kay Laila De Lima. Bakit? Kasi walang Ragos na bumabalibaliktad na nagsisirko. Diba? So, respetuhin natin yan. Ang remedyo, pwede naman sila mag-MR, motion for reconsideration. At, siyempre, hindi pa naman sinasabi nagkasala na si Laila De Lima eh. Ituloy lang ang kaso. At ngayon, binigyan ng taning ng Court Administrator Raul Villanueva ang hukuman na tapusin ang paglilitis within 9 months. So malalaman natin within 9 months kung anong desisyon ng bagong West. Now, ang malungkot lang, ang nakarinig kasi ng ebidensya ng prosecution, itong judge na nag-inhibit na. So, yung bagong judge, kung sino man siya, magde-desisyon siya sang-ayon lamang doon sa transcript of stenographic notes. Hindi niya nakita yung asta ng mga testigo. Importante kasi makita yung mga asta kasi ang mga nagsisinungaling, makikita mo na nagsisinungaling sila eh.
Dahil hindi naman sana yan tumistigo sa hukuman. Halatang halata ang mga nagsisinungaling sa hukuman. Kaya nga yung appreciation ng West kung nagsasabi ng totoo, based yan sa aktuasyon nung testigo habang siya nagbibigay testimonya. Ngayon, wala nang ganong benepisyo ang bagong West na magdedesisyon. Ang babasahin na lang niya kung ano yung nasabi. Hindi na niya nakikita kung mukha nagsisinungaling o hindi. Yun lang po ang kahinaan na ngayon nang inhibit si judge. Ang tanong ng ilan attorney, kay bakit nakikialam yung mga dayuhan, yung mga opisyal sa labas ng ating bansa? Ano bang ugnayan nitong mga eksperto na ito dito kay Senator Laila De Lima para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan? Eh, siguro wala silang magawang mabuti at pinaghimasukan yung prosesong legal, no? Pero alam mo, kapag ginawa nila sa Amerika yan, baka makontempt sila. Oo. Bakit? Sa Amerika kasi, ang nagdedesisyon, ordinaryong mga mamamayan. Mm-hmm. Kaya mas stricto yung pagbabawal sa pagdiskurso ng mga kasong nakabinbin sa hukuman. Kasi madaling maimpluwensya yung mga ordinaryong mamamayan, hindi mga abogado na magbibigay ng hatol kung guilty or not guilty. Kaya mas matindi yung parusang binibigay dun sa mga nagdi-discuss ng issue na sa mga kasong nakabinbin sa hukuman kung saan jury ang magdedesisyon. Pero dito sa Pilipinas, dahil mga bihasang abogado ang mga West at sila lamang nagde-decide, hindi ganun ka-stricto. Kasi kahit ano pang sabihin ng kahit sino dyan, walang pakialam yung West. Ang kanyang desisyon, sang-ayon sa nakita niya, sang-ayon sa kanyang narinig. At yun ang magiging desisyon niya.